Opo, binibining. Tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong may pagpapatuloy namin ng aming pag-aaral sa kapila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan po ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming kaisipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na ituturo sa amin. Gabayan din naman po ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay ng inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo po ang kaluwalhatian at aming pagsamba. Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Binibining Duwero. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Binibining Kamar at sa dalawang senior na magbibigay kritik sa magpapakitang turo ngayon na si Binibining Ispora at Binibining Dumalaga. Sa pagsisimula natin, narito ang mga dapat isaalang-alang o mga dapat gawin upang maging maayos ang ating virtual klase. Una, buksan lang po ninyo, yan nyo lang po ang virtual na mikropono kung kayo ay magsasalita. Ngunit kung hindi, ay siguraduhin nakasara ito upang hindi makasagabal sa ating klase. Pangalawa po ay kung nais ninyong sumagot o di kaya ay nais magbahagi ng ideya, ay unmute nyo lang po ang inyong virtual na mikropono sa kabanggitin ang inyong apelyido. Ang panghuli naman ay makinig ng maigi sa klase nang na sa ganon ay maunawaan ng lubos ang mga kaalamang ibaba. Sa pagkakataong ito ay mag-check po muna tayo ng attendance upang malaman kung sino ang lumiban sa ating virtual na klase. I-unmute nyo lang po ang mikropono kapag nabanggit ko na ang inyong apelyido at sabihin kung narito kayo. Armayan. Narito po, Binibini. Arobio. Buar. Narito po, Binibini. Bukalon. Kanoy. Narito po, Binibini. Sefra. Narito po, Binibini. Quadrillero. Narito po, Binibini. Duero. Narito po, Binibini. Ebrano. Okay, Igpit. Narito po, Binibini. Enot. Narito po, Binibini. Narito po, Binibini. Narito po, Binibini Familias po. Okay po. Husay. Narito po, Binibini. Dupyo. Narito po. Orozco. Narito po. Malay. Narito po. Pungaron. Rose. Wala po si Pungaron. Okay po. Rose. Soliano. Narito po. Tarnate. Narito po. Quesado. Narito po, Binibini. Vicente. Narito po. Binibini, narito po, Bukalon. At okay po.
Salamat po. Binibini, present po si Arobo. Okay po. Sa aking na lista po ay may tatlo po tayong lumiban na mag-aaral sa virtual na klase ngayon. Dumulog naman po tayo sa pagbabalik-aral. Okay. Sino ang makapagbibigay ng pahapyaw na balangka sa tinalakay noong nakaraang virtual na klase? Ito po ay tungkol sa batan. Mahusay. Ngayon naman ay pagmasdan ninyo ang apat na larawan na aking ipapakita. Pumili po ng isa sa mga larawang ito at inaasahan ko pong may magbabahagi sa klase kung bakit itong napili at ano ang nakikita ninyo sa napiling larawan. May gusto po bang magbahagi? Hindi po ba makita yung larawan? Palay po. Okay, okay po, Ginoong Palay. Ang pinili ko po ay yaong nasa taas po, nasa kaliwa po, yung balangay po yata. Okay po. Bakit niyo po napili ito? Napili ko lang po dahil po naantig po ako sa litrato ng balangay. Yun lang po. Ah, sa bangka. Okay po. Maraming salamat, Ginoong Palay. Sa aking pinasagutang gawain, ano sa tingin ninyo ang paksang tatalakayin ko sa ako nito? Makapagbabahagi po ba? Halata. Tungkol po sa... Sa ano po? Tungkol po sa etnolinguistikong pangkat na Butuanon po, na matatagpuan sa Butuan. Kalakip na dito yung kultura, paniniwala at lipunan ng ginagalawan nila. Okay, mahusay. No formeles. Sunod naman po. Ang tatlakatin ngayon ay tungkol sa kultura, lipunan at kasaysayan pangkat etnikong Butuanon. Bago po yan, babasahin ko muna ang layunin ng ating sa pagtatapos natin, ang mga mag-aaral ay inaasahang susuri ang kaganapan sa pangkat etnikong Butuanon. Dalawa, kung ano ang wika, kultura, anong klaseng lipunan ang mayroon ng Butuanon at kaysaysayan nito. Pangatlo, paliwanag ang iba't ibang katanungan ikugnayan sa pangkat Butuanon. Pang-apat, napapalagay ang vocabulario at napapahalagahan etnolinguistikong pangkat Butuanon. Next po. Ito po ang Butuanon. Kasunod po niyan, Binibining Soriano. Ito ay nasa rehiyong Laking Tlo, Ganang Agusa, Ilno. Parang 86 na lungsod sa barangay ay lungsod ng Butuanon. Next po. Ang Butuanon ay matatagpuan sa Lagang Silangan ng Mindanao na nakasentro sa lungsod ng Butuan. Ito ay particular sa probinsya ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. May ilan ding nanira sa Misas Oriental at del Norte. Butuanon ay kaapu-apuhan ng mga Austronesyanong nakatira sa Timog China na dumating noong Dabakan o sinaunang panahon. Mas gusto ng Butuanon na tawagin silang Lapaknon o mga ninirahan sa putik na lugar. May higit sa 30,000 nakakapagsalita ng wikang Butuanon kung 1,900 na po. Ngunit ang bilang nito ay sa paglipas ng panahon.
ilang ay hindi nalalayo sa wano sa wikan so isli. Ito ang mga gida mga tuwanon. Ang wikang buton, wikang buwano at ang Tagalog. Ito ang ilang pambati ng mga butuan. Kung sa Filipino ay magandang araw, sa kanila po ay madiyang adlaw. Ang magandang umaga ay madiyaw ngahin. Ang magandang gabi naman ay madiyaw ngadto. Pasensya ng video dahil cellphone lang po ang pagdrama ng laptop. Ito naman ang susunod. Ito pa ay ilan ang wikang binutuan na aking sa pananaliksik ko na isinin sa Filipino. No po. Saglit na po. Kung sa Filipino, akarang, sa tuwanon ay bang. Na kung sa Filipino, sa Filipino naman, ang balikat, sa butuanon ay abagan. May pagkapareho lang po dito sa kantilang na ang tawag po na balikat ay abaga. Ang nagmamaktol naman po ay bagudmod sa butuanon. Ang itinali ay bagkot. Kung sa atin ay bugkot, kung sa kanila ay bagkot sa mga butuanon. Ang sabay o ang sabay sa Filipino sa butuanon ay dungan. Parang katulad lang din po sa kanilang ang kanilang salita. Ang dalaga po ay Filipino ay dagas tuanon. Kabala sa Filipino iki. Ang imbitahe Filipino ay hagada at ang sa taba-kaba sa Butuanon. Yan lang po ang mga iilan sa wikang Butuanon. Naninda ang mga mananaysay na ang mga Butuanon ay nagmula sa angka ng mga manubo sa lambak ng Agusan. Noong labing isang siglo ng panahon na mainit na kalakalan sa pagitan ng Agusan at Siena, ang mga tausog ay kapuluan ng Solo. Dumako naman tayo sa lipunan ng Butuanon. Ang lungsod ng Butuanon ay kilala bilang home of Balangays na kung saan ang Balangay ay bangka. Ito po ay kabilang sa mataas na urbanized lungsod sa rehiyong Agas. Ito ay sakto na kabisera ng lalawigan ng Agusan del Norte na kung saan ito ay geographical kinalalagyan ngunit pinamamahalaan ng administratibong independyente. Ayon sa census sa 2020 may populasyong 372,010 katao. Ang populasyon ng mga Butuanon sa kasalukuyan ay naiimpluwensyahan ng malaki ang kultura. Ito po ay yung may mga Butuanon na napupunta sa Cebu at nakuha nila ang mga kultura ng Cebuano. Kaya medyo naiimpluwensyahan na ang Butuanon. Mayroon siyam na pong porsyento ng mga Butuanon ay mga Katoliko at ang 10% na ay mga Protestante, Iglesia ni Cristo, Philippine Independent Church, Saksi ni Jehovah, Mormons at Islam. Ito po sa grapiko, pangkalahatang pangalan po ay Butuanon. Ang iba pang pangalan ay Lapaknon, ang populasyon na ang Katoliko Romano, ang silang siyam na pong porsyento at may 10% sa Protestant.
Ang produkto ng Butuanon karamihan ay bigas, niyog at isda. Ang kabuhayan naman nila ay pagtutroso at pangingisda. Susunod po. Bakit po tayo sa kultura ng mga Butuanon? Ito ay mga pista ng mga Butuanon. Ang bawat lungsod o palidad, mga probinsya, ay pinapakita ang kanilang mga kultura sa pamamagitan ng mga pista. Ang Butuanon ay maraming mga pista na ipinagdiriwang taon-taon. Ang mga selebrasyon ito ay nagpapakita ng mga archaeological na matatagpuan sa mga santo at maling sa mga pagsilang ng Butuanon. Ang unang pistang pinagdiriwang ay tuwing ikatlong linggo ng Enero, ito ang mga Butuanon na kahimbing festival. Ito ay bilang pagpasta ng Senyor Santo Niño sa pamamagitan ng mga kulay at pagtatanghal. Wow, sa Sinulog Festival ng Cebu. Sinasabi na ang Kahimunan Festival ay may pagkapareho na po sa Sinulog Festival ng Cebu. Ang pangalawang festival po nila ay ang Abayan Festival. Ito po ay pagdiriwang tuwing huling linggo. Yung kasunod po. Ayan po. Ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng huli. Pwede na ang kanilang pagdiriwang ng festival ay gumagawa sila ng bangka palangay at pinapagandahan nila ang bangka upang sa pamamagitan ng pagpapaligsahan ng mga bangka bilang pagkilala nila sa Santa Ana Patriones ng Ilog ng Agusan. Ang Abayan Festival ay saglit lang po. Okay. Ang nagkakaroon sila ng pagpapaligsahan ng kapagka. Okay po. Next na po. Ang tatlong pista ay Balangay Festival. Ang pagkikala sa Balangay na natagpuan noong 1976. At iba pang mga archaeological na artipaktong natagpuan sa Ambang Libertad. Ito ay pagkilala sa patron sa sabay ng Mutyahong Butuan, mga kultura pagtatanghal sa pagsasayaw sa kalye ng Santa Cruzan. Kung makita niyo po sa larawang ito, mayroon pa rin pong balangay o bangka. Ganon po sila, kasama po sa kasaysayan nila ang balangay sa mga Butuanon. Ang kasunod po ay Adlawong Butuanon. Ito po ay isang pagdiriwang na hindi pwedeng palampasin ng isang Butuanon. Kung sa kantilang nun po ay ang fiesta natin po, ganun din po. Hindi rin po natin pinapalampas ang fiestang ito. Ito ay sumisimbolo sa pagsilang ng Butuan bilang isang chartered na lungsod. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ikadalawa ng Agosto, taon-taon at isang paraan para magpagkilala para sa mga outstanding Butuanons. Sa mga solid Butuanon. Okay po. Next po. Dumako naman po tayo sa makasaysayang panahon ng mga Butuan. Sa simula ay wala pang Pilipinas pero mayroon ng Butuan. Nagulat din po ako sa aking nakalap. Ito ay pinakakilala at pinakapaboritong kasabihan ng mga Butuanon. Kaya maaring maging basihan ito ng mga patunay at mga ebidensya ng unang kaharian ng Butuan. Ayon sa pananaliksik ni Marky Garcia, 2007. Sa taong 1000 ayon sa
in-check na si Songchi may naganap ng kalakalan sa pagitan ng mga Butuanon at sa kaharian ng Champa o Vietnam. Napapatunayan ito ng siyam na balangay na mayroong magintong alahas, mga timbangan at death mask na natagpuan sa Butuan. Ito ang mga gintong alahas at ito rin ang larawan ng death mask. Hindi po ako nakakuha ng larawan ng timbangan pero ito po yung mga sinasabing nakuha sa siyam na balangay. Sunod po. Sa taong 1003 naman, ang mga kinatawa ng Hari Butuan na si King Kiling ay nagpakita ng Chinese Imperial Court. Sa 3 Oktubre ay naitala ang pinakaunang kalakalan sa Pilipinas na sinagawa po sa Butuan noon. O sa Butuan. Sa taong 1517, nakuha ang pinakaunang artipakto sa Butuan na kung saan ito ay gintong tara. Ito po ang pinakaunang artipakto na nakuha sa Butuan. Sunod po. Marso 28, 1521, nadiskubre ni Magellan at ng kanyang mga tauhan ang Butuan. Sa taong pong ito, hindi pa po na dedeklara ang lalawigan ng ang lungsod ng Butuan. Ngunit sa paglilibot ng ni Magellan at ng kanyang mga tauhan, nadiskubre niyang may Butuan sa Pilipinas. Sa Marso 29, 1521, isinagawa ang pinakaunang sanduguan o kasi-kasi sa Pilipinas na naganap noong Biyernes Santo. Sa pagitan ni Magellan at magkapatid na si Haring Sinasiag at Colombo. Marso 31, pinaniwala ang ito ang pinakaunang Kristiyanong misa na naganap sa Masaw, Butuan. Ito ay parte pa rin ng Butuan, ang Masaw. Sumunod ay Enero 17, 1879, naganap sa Butuan ang formal na pagtaas ng watawat at pambansang awit sa Mindanao. Sumunod po. Sa 2 ng Agosto, 1950, idiniklara ni Honorable Marcos Calo sa bisa ng RA No. 523 ang Butuan bilang isang lungsod. Sa taon pong ito, doon lang po na deklara na ito ay lungsod ang Butuan. Sa taon namang 1976, pakibalik po, natagpuan ang siyam na balangay na sa Ambangan, Libertad. Ito po ang naging famous po sa kanila, ang siyam na balangay na natagpuan sa Butuan, na kung saan idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino na isang national cultural treasure in 1987. Next po. Ito rin po ay isa sa siyam na balangay na natagpuan sa Butuan, ang Diwata ng Lahi o Mother Boat, natagpuan na rin sa Amangan Libertad noong 1976 o 1976. Yun lamang po. May mga katanungan po ba kayo tungkol sa ating tinalakay? Okay, kung may mga katanungan, maaari na po kayong magtanong. Kung may nais linawin o idagdag sa presentasyon na binibining Bayunla, ay maaari na po. Binibini, Ginoong Kanoy po, may katanungan po ako. Okay po, Ginoong Kanoy. Yung Santo Niño po ba ay nag-adapt lang po ba ang taga-Butuanon sa Cebu
o doon po nagsimula ang pagsasaulog ng Festival ng Santo Niño? At doon lang po din po sa Butuan. Ang iba lang po na, ang na-impluensyahan lang po ng ang Butuan noon ay ang kahimura. Saglit lang po. Ang na-impluensyahan lang po ng ibang lungsod ay ang Kahimunan Festival na kung saan ay ang Xirong Festival. Pero sa kanila po yun. Naway na sagot ko po ang inyong katanungan, Ginoong Kanoy. Ibig sabihin po, Binibini, doon po nagsimula ang Sinulog Festival? Nakuha lang po nila sa Cebu ang Kahimunan Festival. Sa amin din ang Kahimunan Festival ay ipinagdidiriwang kung saan si Santo Niño din. Nagpapasalamat kami tuwing pesta sa General Luna. Nakuha po Binibini. Hermeles. Okay po, Ginoong Hermeles. May mga katanungan po ba? Hermeles, maari mo bang ilarawan ang lipunang ginagalawan ng Butuanon sa lipunang ginagalawan mo, Binibini? Katilan nun. May dadagdag po na rin po. Sa lipunan po ng Butuan, sinasabi po, may iaman po sila. Hindi po paano kahirap ang bukang lumuhay ng mga taga-Butuan nun. Kung saan ito po sa atin, ito po. Saglit lang muna. Saglit lang, bakit nag-open ang mic sa Ibrano at Lopio? Humihina yung signal. Okay, off yung signal, Ibrano. Oh, signal, yung mic mo. Ibrano. Okay, mag-continue ka ba yun la? Okay. Ginoong Permelas, ano po? May dadagdag pa lang din po. Ang sa Butuan City po ay madami po silang napagkakakitaan. Hindi po masyado silang naghihirap. Di tulad po sa dito po sa ating lungsod na medyo may kahirapan din po. Naway na sagot ko po ang mga katanungan. Maraming salamat po, Binibini. Maraming salamat, Ginoo. Wala na po ang katanungan. Wala na bang magdaragdag ng katanungan? Or okay. Hindi ata. Si Binibining Ibrano. Okay, Ginoong Formeles, nakakatuwa yung tanong mo, no? Ano yung tanong mo? Maari mo bang ilarawan ang lipunan ng Butuan sa lipunan ni Bayola? Okay, nakakatuwa yung tanong mo, pero parang mahirap sagutin yun, na kasi parang yung lipunan ni Bayola, maliit lang eh. Ang lipunan ng Butuan, napakalawak. Okay, so kahit pa paano ay nagtanong ka naman. Okay, pasasalamat pa rin sa mga nagbahagi, nagtanong kay Kanoy Formeles. Okay. Unang-una, Binibining Bayola, salamat sa iyong oras at pagpapakitang turo sa araw na ito. Okay, napansin ko naman na mayroong class interaction. Okay, nagtatanong ka at nagbabahagi sila. Higit sa lahat, may ibinahagi ka kahit pa paano na research, no? Ang Butuanon kasi parang kantilan lang eh. Kumbaga parang kantilan lang siya na yung mga tao ay iba't iba yung wika na ginagamit. Okay, halimbawa sa atin Surigao nun, although ang unang wika natin ay Surigao nun, pero pagdating mo dun sa Surigao City, hindi mo na siya... May ibang variety. Okay, may ibang variety. Hindi mo na siya masyadong maririnig kasi based on my experience, yung pagpunta ko sa Gaysano, kapag bibili ka doon yung mga tindera nila, Bisaya yung wikang ginagamit, hindi na yung jaon-jaon, nagbibisaya na sila. So parang hindi mo na makikita sa lipunan nila na nag-i-exist yung wika, maliban na lang kung ang kausap mo talaga ay matatanda or di kaya doon sa mga liblib na lugar. Kasi kapag nasa city ka, syempre iba't iba yung tao na pumupunta doon,
Okay, iba-iba yung wika, hindi mo na minsan makikita yung wikang Surigaonon. Sa Butuanon, ganun din. May mga research about Butuanon language na sa kasalukuyan ay baka unti-unti itong mawala, maglaho dahil sa wikang Bisaya. Karamihan kasi sa nandoon sa Butuan, lalo na yung mga tindera doon, syempre alam naman natin na kung saan-saan na lang tayo naghahanap ng trabaho. Karamihan sa mga tao doon, kahit pumunta ka pa doon sa mga mall, ang ginagamit nila ay Bisaya. Alam kong nagbahagi si ano ba to, si Bayunla ng wikang Butuanon, pero kapag nandoon tayo sa Butuan, hindi natin yun siya masyadong naririnig, di ba? Bisaya yung naririnig natin. So ganoon kalawak yung gamit ng wikang Bisaya. Okay, para siyang threat sa wikang Butuanon, sa wikang Surigaonon, ganoon din. Kahit naman sa klase, may mga guro tayo na kapag hindi makapag-explain sa wikang Ingles, minsan nagbibisaya. Di ba? Okay, so yun yung nangyayari sa wika nila. Okay, susubukan ulit ni Ma'am magbahagi ng video mula pa rin sa YouTube. Tignan natin kung paano binibigkas yung wika nila. 2 minutes lang ata ito. Paki-off muna, Binibining Suliano, yung cellphone mo, yung pag-share ng screen. Mag-share si Ma'am ng screen. Okay. So, pakinggan natin kung ano-ano yung wika sa wikang Butuanon. Okay, tapos paano binibigkas. Okay, nakikita niyo na ba yung screen ni Ma'am? Opo, Binibini. Okay, so pakinggan natin ha, wikang Butuanon. The Butuanon language. Butuanon. Numbers. Usa, dua, duha, dua, tolo, tulo, upat, lima, unom, pito, pito, gualu, walu. Walo, siam, siam, pulo, pulo. Greetings and phrases. Kamusta kao? Di uno ba kao? Madiyo nga adlaw, madiyo nga hinaa, madiyo nga udto, madiyo nga hapon, madiyo nga duhum. Ambi, inday, padaak, salamat, madiyaw, man, diin. Sino, kuno, tagad na. Vocabulary. Tiyam, lak, peranpuan, dilengan, iyog, paha, gandan, kaon, pagkaon, guay, ulol, lubi. Sample text. Amo ini ang madiyaw nga balita tugma kang Hesukristo, ang anak kong Dios. Misugod ini musahong bigasuwat ni propeta Isaias. Yani ang gidaa ko nga ipadaa ko una kanimo hasta madaam niya ang pag-aagihan mo. Yaoy gaiyak gato naway nga kalupaan. Kadiyaw niyong tulid ang pag-aagihan niya. Inanaw gabunyag si Juan hong mga tao ngagtutaway nga kalupaan kaamo gawali. Paghinulsol kaamo biyai ang mga saan niyo, kaamo pagpabunyag kamo hasta papasailuhong Diyos ang mga saan niyo. Ang tibo kalupaan hong Judea, kataong syudad hong Jerusalem, nikaadto hong Juan hasta pagpanalinghog kaniya. Pagasunggit nila ang mga sa nila kaamo, pagabunyagan sila ni Juan disaon sa ungan hong Jordan. Para sa kamuakan ng kapamuak, ilamong si kita. Para sa kasagbutan ng pagkalunaw, pagkayo mo. Para sa mga kanta o mga mamang, hagaw-haw o mga tambubuan. Sa tanan butan ng madungog, makita ta. Amahan sa langit, magpasalamat kami kanimo. Okay, anong napansin niyo sa wika nila? Ang pagbigkas pala ng Butuanon ay hindi siya Butuanon. Ang sabi doon is Butuanon. Di ba? Mabilis. Hindi Butuanon. Butuanon. Okay, Butuan yung lugar. Ang tawag sa mga taong naninirahan ay Butuanon. Or ang wika, Butuanon.
Okay, anong napansin natin doon sa wika nila? Pag pumupunta ba tayo sa Butuan, yun yung naririnig nating wika, di ba? Hindi na? Tama, hindi. Opo, Binibini. Tama po. Sayan na kapag Surigao nun ka, lalabas ka ng Karkan Madkarlan, pupunta ka sa ibang lugar, gagamit ka lang ng wika, maiintindihan ka na. Magkakaintindihan na kayo ng kausap mo doon sa ibang lugar, di ba? So parang ang nangyayari kasi sa lugar natin or dito sa pulo ng Mindanao, maging sa Visayas, parang nagiging lingua franca yung wikang Bisaya. Kasi kapag pupunta ka doon, gamit ka lang ng Bisaya, makakapag-communicate ka na sa ibang tao, hindi ba? Okay, ganoon din naman yung taga-ibang lugar, kapag pupunta dito sa atin, sa Karkan Madkarlan, although wikang Surigao ang ginagamit nila, kapag gagamit sila ng wika, naiintindihan na natin. Okay, so sabi nga, bukod sa wikang Filipino na pagiging lingua franca sa bansang Pilipinas, umuusbong din itong wikang Bisaya na ginagamit ng lahat upang magkaintindihan dito sa Mindanao at saka doon sa pulo ng Visayas. Okay, so yun siya, no? Mayroong natatanging katangian ang wika nila, ang wikang Butuanon. Okay, nakaiba doon sa alam nating wika na ginagamit mismo doon sa lugar. Alam kong nakakapunta kayo sa Butuan, pero talagang hindi yun ang naririnig natin na wika nila doon. So kapag ang ganitong wika, ganun din sa wikang Surigao nun, kapag hindi na ito siya ginagamit ng mga tao sa particular na lugar, unti-unti ito siyang mawawala, unti-unting mapapalitan, di ba? Lalo na sa kasalukuyan, nakatatak na talaga sa utak ng mga magulang na ang unang ituturo sa mga anak nila ay wikang Ingles para magmukhang matalino, hindi ba? Ang nangyayari, yung native language ng mama, ng papa, o yung tinatawag nating mother tongue, hindi na siya naipapasa doon sa bata. Kasi ang unang itinuro nila ay wikang Banyaga. So sabi nga, saan ba, bakit ba naglalaho ang wikang Filipino? Bakit naglalaho ang wikang katutubo? Saan ba naglalaho ang wikang katutubo? O yung mother tongue? Siyempre, sa tahanan unang naglalaho ang wikang katutubo. Sa tahanan mismo unang nawawala yung wikang katutubo kasi hindi siya itinuturo ng magulang sa mga bata. Hindi ba? Ganoon yung realidad natin. Tama, hindi? Tama po, Binibini. Minsan nakakatuwang tingnan, no, yung mga bata, lalo na sa kindergarten, na parang nag-i-English sila. Nakakatuwang pakinggan kasi meron pa talaga mga pronunciation na para talagang ginagaya yung pagsasalita ng native English speaker. Pero kung titignan kasi natin, sariling wika nila, hindi nila alam, di ba? Lalo na yung nangyayari kasi, karamihan kasi sa mga bata na unang natutunan yung wikang Banyaga pagdating sa grade 1, 2, 3, kung saan nandoon na yung subject na Filipino, nahihirapan na sila. Minsan yung pagbigkas pa sa salitang Filipino, mayroon pa siyang pronunciation ng wikang Ingles. Diba? Yung tinatawag natin slang, kumbaga. Pero iba yung meaning ng slang, ha? Wikang balbal yun. Okay, pero sa atin, yung word na slang, ibig sabihin, may pronunciation ng wikang Ingles. Yun yung variety ng salitang slang sa atin. Okay. So, yun siya. Yung video din, isa-send din ni ma'am sa Messenger. So, subukan ni ma'am na i-download. Mula yun siya sa YouTube. Maaari nyo naman yun siyang matingnan doon. Okay, yung napansin ko lang dun sa salitang butuhan nun. Ano yung katumbas ng salitang lips nila? Sinong nakapansin? May nakapansin ba? Ulol. Yeah, natawa ako doon, no? Yung lips nila is ulol. Yun yung translation or yun yung katawagan nila sa salitang labi or lips, ulol. Okay, at saka napansin nyo rin doon sa pagbabasa nila, parang nagbabasa, meron silang salitang ginagamit na hung, H-U-N-G. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng hung. Pero meron silang isinisingit na hung. Magandang pag-aralan yung wikang Butuano, no? Kaya lang walang Butuanon sa inyo, eh. Okay. Ganoon din yung wikang Surigao noon. Gumagamit tayo ng ngadyaan, pero may ibang taong gumagamit na unja. Yung unja sa wikang Buhulano ata yun siya. Magandang pag-aralan yung pagkakapareho ng wikang Buhulano at wikang Surigao noon kasi pareho silang gumagamit ng letter J. Sa atin kasi distinct letter natin sa Surigao noon is letter J. Kapag nakakarinig yung ibang tao ng tao na nagsasalita na may J, jaon-jaon,
waya-wayang, iniisip na talaga ay Surigao nun ito. So, nagiging distinct natin yung letter J. Okay, so yun siya. Binibining ba yun, La? Standby ka lang dyan, ha? Kasi isusunod natin si Binibining Buar. Kung wala na kayong katanungan, dadako tayo muli sa presentasyon. Dadako tayo sa ikalawang magpapakitang turo, si Binibining Buar. Okay, Binibining is...